ang tao, ang bayan. Laksan pa natin mga kasama, ang tao, ang bayan. Handa sila para sa daan-daan mga paaralan na magsasala, kaya marami ang mawawalan. Bakit ka nandito ngayong araw? Dapat lamang na si Duterte. Sama-sama nating pagkilos at nalulula kami dito sa stage. At sa napakalaki at sama-sama nating pagkilos ngayong araw! Pinos, Messiah, ang ating identity at kilalanin ang panggagalingan ng ating lakas. Sabay-sabay na. Pagkat kung ang ating mga paa ay dinadala tayong palabas sa ating mga tahanan upang gampanan ang ating mga responsibilidad sa trabaho o lansangan, ang paa ng traidor ay walang daang sinusundan. Unity ng iba't ibang mga grupo, pinagsama-sama kahit sa panahon ng pandemya, kailangan manindigan dahil nga sa dami ng problema ang kinakaharap ng ating bansa. Generally, gusto natin sa Commonwealth, sa Commission on Human Rights, meron tayong magandang usapan na with the LGU, with the police, kaya lang last minute, pumasok sa eksena yung DILG para isabotahe yung naganap na pag-uusap, at kaya nga ngayon, nandito kami sa UP dahil nga ayaw daw nila na magparali sa Commonwealth. Just the same, kahit walang permit, welcome naman po tayo sa UP at kita naman po ng mga tao, we are practicing the health protocols kahit po nagpo-protesta tayo. Ang tanong ng ibang tao, why risk it? Mass gathering pa rin siya, meron pa rin risk na mahawa. Bakit kailangan magpunta pa dito? Well, definitely yung risk dito is far less compared to sa risk na nakita natin sa Rizal Coliseum nitong mga nakaraang araw. And since we are outdoors, syempre mas mababa yung risk kesa nasa indoor tayo. At pinakamahalaga, physical protest kasi antindi ng kinakaharap natin eh. We are in the middle of a pandemic. This is the worst economic crisis and unemployment crisis that we're facing. At sa gitna ng lahat ng yan, ang priority ng gobyerno, terror law, ipasara ang ABS-CBN, magsulong ng cha-cha, at palakasin yung militarist rule sa ating bansa. So we have all the reasons to protest. Kailangan talaga ng physical protest, hindi lang online ang kailangan.